Ito yung bahay ng isa sa sikat na vlogger dito sa Barangay Butigis, Bantayan Island, si Brother Ray Barong. Dito kami sa Barangay Butigis. I'm happy nga this is a good adventure nga napuntahan din namin ang Barangay Butigis. At ito ang namin naging driver. Sir, anong pangalan, sir? Joe. At ito, tingin ka sa camera. Tatay Joe, apelido? Scala. Ito si Tatay Joe Scala. Siya po yung nag-drive sa amin from Doong to Butigis. So nagkakahalaga po yan ng 10 pesos per head. So ang nasakyan namin na boat, ang may-ari po noon ay isang vlogger, si Brother Ray Barong. Ayan bro, musta? Kaibigan Ray Barong, isang vlogger from Bantayan Island. Ang lugar niya, ang pupuntahan ko ngayon dito sa Isla sa Barangay Butigis. Alam nyo, isa sa aming nadaanan dito, ang kanyang ginagawa ay nag-gunting-gunting ng isang klase ng crab. Ma'am, anong pangalan? Pilido? Ma'am Arlene Civilino. So, pakipaliwanag na itong ginagawa mo. Tapos, saan mo man ito binibinta? Dito lang sa Pasil. Saan Pasil? May eskwilahan dito sa Pasil. Ah, magkano naman ang kilo nito? Just 30. Yung ganyan na siya? Ang paa, 130. Ang paa, 130. Oo. Ito, marami-rami ito, ha? Marami. So, anong masasabi mo dito sa iyong negosyo? Good life, pero nakakasya. Okay naman, iwan na. Makapait bugas. Ayan. Ari, anak mo. Yeah. Anong pangalan mo, be? Hari. Ikaw si Hari. Anong apelido mo? Sibeline, nag-aaral ka pa? Oo. Tinutulungan mo si mama mo? Okay ha. Dapat ganyan. Maging masipag na anak. Ito naman. Lorraine. Anong pangalan mo? Pagkilakas tingin ka sa camera. Ikaw si? Lorraine. Si hi naman dyan. Hi. So, apelido mo? Sibeline. So, ilang taong ka na? 12. Ayan, tumutulong ka rin kay mama mo. Ayan. Civilino family dito sa Barangay Butigis. Nagtutulungan para sa kanilang ikabubuhay na crab. Ano yung tawag dito? Crab? Balinggitan. Balinggitan, ayan. Balinggitan. Isang klase ng crab. Ang tawag dito sa isla sa Bantayan ay balinggitan. Ayan, abangan nyo yung mga susunod na video na aming madadaanan, yung mga makikita namin mas makita din ng inyong mga mata kung anong meron dito sa isla sa Barangay Butigis. Ayan, thank you very much. Thank you. What's up mga Carnel? Oh, this is the second spot nga aking nadaanan kung saan ang kanilang ginagawa ay gumagawa sila ng tinatawag dito sa bantay na dayok. Familiar po ba kayo sa dayok? Ayan. Ngayon, tatanungin natin sila. Ma'am, good morning. Bayong puntat. Ayan, magpakilala ka ma'am ang pangalan mo. Madami kami sa phone. Ah? Sa phone by video. Sa YouTube. Oh, Remedyo, sa Pulido. Kihano. Kihano, ikaw? Divincia Lausa.
Mambibinsya, law siya. Pakiulit-ulit yun, mambibinsya. Law, ayan. Ano mo bang ginagawa ninyo para ma-idea ako? Anong ginagawa ninyo? Kobra lang kami, naglito kami isang dayok. Naglito isang dayok. Saan galing niyang dayok? Adanggit sa isda. Adanggit sa isda. Tapos? Magkano ang buti? Tag-60 ang buti ng dayok. Lami ba ang dayok dito sa Butigis? Oo, pinakalami dito eh. Manindot, no? So, paano ka ba makontak kung in case mayroong gusto mag-order? Memoryado mo ba number mo? Sa ilan ito. Di ka makontak. Ikaw, memoryado mo ba number mo? Facebook. Why mag-order sa inyo ko? Sa akin lang. Sa inyo mo, Simon. Sige, sige. Mag-gitin mo na lang. 09-38-41-21-663. Pakiulit, dahan-dahan lang para malinaw. 09-38-41-21-663. Okay, anong pangalan mo, ma'am? Victorina Rico. Rico, okay. So, si ma'am Victorina Rico, dito sa Barangay Butigis, yung mga bibili na taga-Bantayan, Marindio, Santa Fe, pwede makabili. O, case-to-case basis na lang, no? Ayan, ayan, ayan. Salamat kayo and God bless you. Okay, okay. Thank you, thank you. Ito yung pangatlong spot na aking nadaanan dito sa Barangay Butigis kung saan ito yung bahay ng isa sa tikat na vlogger dito sa Barangay Butigis, Bantayan Island, si Brother Ray Barok! Ayan, at ito ang kanilang negosyo at nandito naman ang mga in charge sa kanilang business sa isda at ginagawa nilang dried fish. Ayan, ayan, ayan! Heto na siya! Heto, heto, isa-isahin natin. Ma'am, anong pangalan? Nini Abinido. Nini Abinido. So, gaano ka nakatagal ang tawag dito sa ginagawa ninyo na nagpopyad? Yeah. 5 years. So ano yung natutunan mo dito sa inyong pagpopyad sa isda? Makakapon sa pamilya, makakaon, makakapopyad. Makakain pag nakapopyad. Magkano ang kilo nito pag mga ganyan? Okay, thank you, ma'am. No. Ikaw naman, ma'am. Anong pangalan? Linda Iwayan. Tingin ka sa camera. Ma'am Linda, say hi! 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 So, ilan ang anak mo? Tatlo. Ito ang pinagkukunan mo ng income? Oo. Oh. Sa pagkuhan sa pag-eskwela sa akong anak. Pagpukyan. Ang amo sa oron. Okay. Very good. So, anong full name mo? Ma'am Linda Iwayan. Ayan. So, thank you Ma'am Linda Iwayan, no? Ma'am Nini, Ma'am Linda. Ikaw naman, ma'am. Anong pangalan? Cherish Coswelo. Ano ulit yun? Cherish. Cherish. Okay. So, ikaw Ma'am Cherish Coswelo, hindi ka pa ba naka-experience ng sugatan ng pagpukyad sa isda? Marami na po. Maraming beses na. So ipaliwanag mo nga kung anong ginagawa mo. Una, ano, maghimbis kami. Ano, okay, step 1. Step 2? Yung napukyad na. Napukyad. Ikatulo? Kuhaan sa ginae. Ikaw, pat? Narinig na pala po. Ibig sabihin din na kailangan lagyan ng asin? Lagyan pa. Sugasan pa. Sugasan. So maraming beses ka nang nasugatan? Marami na. Dito mga tamad-tamad.
Matanggal ang kuko. Okay. So, yun ang pina... Ito yung inyong mga source of income. Anong pangalan ng inyong amo? Reynaldine Barok. Ma'am Reynaldine Barok. Siya ay? Anak niya si? Ay, Ray Barok. Ayan. The mother of a kaibigan Ray Barok. Ayan. Thank you so much. At dito naman yung isa yung nagbibilag. Nasaan na ba yung nabibili ko? Yun naman. Ating kakaibigan dito. Ito na. Ito na yung process ng isda. After nila doon, so, i-segregate, i-arrange siya, tapos ibibilad at punta natin. Ayan, nasaan ba siya? Pang-ita, nag-iro niya. Mga ka-arnelo, ito na yung uga or tinatawag na dried fish. So ito yung danggit. Ito yung binibenta dyan sa Negros, sa Cebu, sa Leyte, or at saka ini-export pa to siya sa iba-ibang bansa na mga mahilig sa dried fish. Isa po ang Barangay Butigues sa maraming dried fish in whole Bantayan Island. Yun. Ito yung mga dried fish. Ang daan mo sa Amerika doon. Yun mga ka-anil, oh, pasalamatan ko pala si Bro Ray Barok na nakapunta ako. Napakaganda ng bahay nila. Yan o yan. Yan mga ka-anil, oh, abangan nyo yung next spot na aming pupuntahan. Maya-maya lang. Ka-anil, oh, ito talaga naman ang tradisyon dito sa isla, sa Barangay Butigues. Puso dito ang tinatawag na singit-singit style. So, magigisakay ka kahit di mo kasilala para gayon pa man yung pupuntahan mong lugar, mapuntahan mo. No? So, ito yung naging driver namin. Ayan. Ayan sila. Yung mga kernel, oh, mga kaibigan, yung mga taga-Barangay Butigues, salamat sa inyong pag-interesting sa amin. Lalo-lalo na sa mga kinainan namin. Ano ang pili nung kaibigan? Cañetes. Cañete family. O Jimenez. Cañete family at Jimenez family sa Purok Orchids. Ayun, ayun. Talaga naman dito sa Barangay Butigues. Kakaiba ang kalang tradisyon kasi ka, the life here is simple. Ang mga tao dito napakasimple pero mga mababait. Ayun. Yun ang kwento dito no, sa Barangay Butigues. Yung mga nanay naglalakad, napakalayo mga nilalakad para lang kumuha ng module sa eskwelahan, para sa kanilang pag-aaral ng kanilang mga anak. At kami naman ay nag-ikot-ikot din para makita rin natin anong mga kakaiba dito sa kanilang lugar dito sa Barangay Butigues. Isla po ito ng Bantayan Island. Ayan! Okay na, okay. Dito ako ngayon sa Sitio Atabay sa Barangay Butigues, kung saan ang kanilang source of water ay isa doon yung tinatawag na Atabay. Ito na siya. Tingnan mo kaibigan, lapit ka dito. Yan. Atabay, yan. Yan. Dito sa isla, sa Barangay Butigues, isa sa ginagamit pang hugas ang pinggan, pagluto, paglaba, ginagamit po itong tubig na gikan dito sa Atabay. Ganon dito sa isla, maliban sa tubig na galing sa lungsod sa Bantayan, pumibili po sila doon na presyo ng 25 pesos per one container. At yung iba naman na nag-iipon ng tubig na galing sa ulan at ginagamit nila pang inom sa mga gustong makasave ng pera. Ganito sa isla, talagang kakaiba. Maraming pagkakaiba sa iba-ibang barangay, pero ganito sa isla, saan yun? Butigues.